Good morning! Welcome sa nagbabalik natin na kapihan sa Senado. And this forum is brought to you by PROS. Ito hong public relation officers of senators headed by Glenda Olid. And ito hong yung after... meron pong palakpakan. And this is our third kapihan after the pandemic. And our third guest, mukhang hindi ito nagbakasyon, ngayon naka-break ang session dahil lagi ho siya may public hearing. He's the Chairman of Committee on Ways and Means and Chairman of Committee on Basic Education. Let us all welcome Senator Sherwin Gatchalian. Hi sir, good morning. Thank you Sally. Thank you for inviting me to this kapihan. Dati kasi sabi ko kay Sally, ang last kapihan ko doon pa sa may lounge. Sa lounge. No, kaya paglabas mo, umuwi pagkain ka na. No? Pero ngayon, mas mabango na. Medyo mas tahimik din. Mas tahimik rin. Sir, unahin natin itong issue tungkol sa POGO. Dahil alam naman natin na kayo nag-conduct din ng series of hearing. Meron na kayong committee report na nagre-recommend ng total ban ng POGO. At ngayon, napakarami hong development sa... pwede na po bang malaman kung ano na yung naging status ng committee report ninyo? Unahin ko muna dun sa developments, Sally. Pangyayari, in less than 2 months, meron dalawang human trafficking incident na nangyari. Isa sa Clark nung around May, almost 1,300 human traffic victims ang rescue doon. Pangalawa, ngayon sa Las Piñas, close to, tumataas yung bilang, no? Yung huling nakita ko sa report is 2,700 victims, of which 1,500 more or less are Filipinos. And then, lumabas rin, nakita ko doon sa video na kumakalat yung, at lumabas rin sa news, yung ibang mga criminal syndicates na konektado sa POGO, at meron rin silang mga nakidnap na mga locals dahil involved sila sa kidnap for ransom. And then itong pinakahuli, this morning, nakita ko yung sa balita na may mga fugitives. Fugitives, ibig sabihin mga pugante ito, mga mayroon ng kaso, may warrant of arrest sa kanilang bansa at nandito sa ating bansa at nagtatrabaho sa POGO. So ito yung mga pangyayari in less than 2 months. At ang aking nakitang trend dito, dalawang bagay. No? Unang-una, nagagamit yung mga quote-unquote legitimate POGOs, ito yung mga mayroong lisensya sa PAGCOR, na front ng mga criminal syndicates na nag-ooperate dito. So ang ibig sabihin, kumukuha sila ng lisensya sa POGO, pero sa likod naman, ang mga operators nila, mga criminal syndicates, mga sindikato na involved sa human trafficking, involved sa scam, at nakakatakot kasi dito, nakita kong trend, involved na ang mga kababayan natin. No? For example, doon sa Las Piñas, close to 1,500 na mga kababayan natin ang naloko. Ibig sabihin, pinangakuan sila ng trabaho, taga-probinsya sila, pinangakuan sila ng trabaho, dinala sila dito sa Las Piñas, kinulong sila at hindi makalabas. No? So, considered as human trafficking yan. And then nakita ko rin yung kidnap for ransom, KFR. Doon sa video, lumalabas na mga Filipino-Chinese ang natatarget nitong criminal syndicates. Kaya makikita natin na yung trend na yung lisensyadong POGO front at yung mga naselkod, mga criminal syndicates na gumagawa ng human trafficking at hindi magaganda dito sa atin. At pangalawang nakikita kong trend na itong mga nasa likod, marami ng mga iba't ibang krimen ang ginagawa. No? Nakita natin cryptocurrency scam, meron yung tinatawag natin love scam, na nagiging hub tayo ng mga ganitong scam dito sa dito sa bansa natin. So ito patunay na ang POGO ay walang kabutihan na nadadala sa ating bansa. Bagkus, krimen at problema lang ang dinadala sa atin. At nung pag-analyze nga namin, yung kita hindi naman ganun kalaki. No? Hindi tayo, ibig sabihin, hindi tayo mawawalan ng malaking kita kung sila ay nawala. Ang mangyayari o ang kapalit pag nawala sila ay katahimikan. Dahil gusto natin, tahimik yung ating bansa. Hindi ako sang-ayon na
kapit-patalim tayo na iniimbitahan natin itong mga negosyo dito. Pero kasama dito sa mga negosyo, mga krimen na ngayon ay tinatarget mga local at mga kababayan natin. So sir, kung ganyan yung trend na itong mga licensed or legitimate pogo ay nagiging front ng ilang mga criminal activities, meron na bang urgency para doon sa inyong isinusulong na total ban? Tingin ko lalala pa ito eh. No? Dahil ang lalaki ng mga human trafficking incident, hindi isa, dalawa, kundi libo. Eh, no? Sa Clark is 1,300, dito sa Las Piñas, 2,700 and counting, tumataas pa. Ang aking pag-analisa dito, hindi mawawala ito hanggat nandyan sila dahil nagiging gateway ang POGO for criminal syndicates. Ang nakita ko nangyari dyan, no? Dahil nga marami nag-a-apply ng Alien Employment Permit. Ang pinaka-control kasi ng gobyerno natin, yung AEP. Pero hindi naman nasasala mabuting ng DOLE, ng PAGCOR, yung AEP. So, ibig sabihin, yung mga nag-a-apply sa China, no, sa embassy natin ng visa, sasabihin nila, nagtrabaho sila, magtatrabaho sila sa POGO, bibigyan sila ng AEP. Pero hindi naman nakikita kung ito ay mga fugitives. May mga kaso na, may mga warrant of arrest na, at anong mga klaseng tao. So, pinapapunta natin sila dito nang hindi natin tinitignan kung anong background. No? So, at ito may alien employment permit. So, ibig sabihin, pwede sila magtrabaho dito na mas mahabaan. Let's say, 6 months, 1 year, more than 1 year. Unlike yung mga tourist visa, sandalian lang yan eh. No? Minsan, 2 weeks, pinakamahaba na. Pero ito, employment permit. So, ibig sabihin, pwede silang magtrabaho dito na mas mahaba nang hindi natin tinitignan kung anong klaseng tao ang pinapayagan natin magtrabaho dito sa ating bansa. So sir, in a way, may pagkukulang ba yung DOLE na hindi nila na-check bago mag-issue ng alien employment permit? Malaking pagkukulang rin. No? Sa mga marami ng pagdinig ginawa ito, no? Sa Committee on Women, Committee on Public Order, Committee on Ways and Means, nakasama na rin. Maraming ano, at nakita ko na kulang talaga sa pagsasala kung anong klaseng mga tao ang pumapasok dito sa atin. No? Isa na dyan dahil mahirap rin. No? Dahil nga hindi naman yan konektado sa database or wala naman communication. So, ang DOLE, PAGCOR at ang Bureau of Immigration, walang paraan para makita kung o malaman kung itong mga pumapasok dito ay may kaso o mga pugante, no? Mga fugitives. In fugitives, pwede pa nga yan. Iba nakatakas ng arrest, iba ay nakatakas ng kulungan. Kaya, in short, itong mga taong to, dapat kulong na sa ibang bansa, pero nandito sa atin, nag-ooperate, no? At pagala-gala. And then aside from that, sir, parang kung totoo yung allegation, no, yung information na nakuha ni Senator Tulfo, pati ating mga authorities mukhang diba? Kasi lumalabas daw na parang pinagkakakitaan o ginagawang gatasan daw ng PNP Anti-Cybercrime Group. Itong doon sa nangyaring raid, yung daw mga foreign nationals, parang hinihinga ng bayad. Dapat maimbestigahan rin yan. No? Dahil nga, sa alam ko, no? In my understanding, ang DSWD, in charge siya ng mga locals, no? Mga Filipino human traffic victims. So yung mga na-rescue doon ng mga 1,500, DSWD ang mag-aalaga sa kanila o tutulong sa kanila. Pero yung mga foreign national, mga 1,300 plus rin yun, dapat yung mga kanilang embassies ang tutulong sa kanila. No? Pero yun na nga, no? Dapat makita rin at maimbestigahan itong pangingikil, no? Ng ibang mga otoridad dito sa nangyari. Dahil ang gusto natin, itong mga human traffic victims, mabalik sa kanilang mga bansa eh. No? At yung mga embassies nila ay sila mismo ang umakto para mabalik sa kanilang mga bansa. No? Pero kung mayroong mga otoridad na ng abuso, eh, dapat maimbestigahan yan. Okay. So, before Mayan and Marlon, sir, with this development na talagang lumilitaw na itong POGO, legitimate man or hindi, nagagamit sa ilang mga criminal activities. So, sa tingin ninyo, marami ng mga senador ang makukumbinsi na pumirma doon sa committee report niyo? Ako, ang aking approach ay two-pronged. No? Sinamit ko ito sa committee para mapag-aralan ng ating mga committee members at sinamit rin natin ito sa Malacanang, no? Para makita nila yung chairman's report. Dahil very detailed in chairman's report, mapag-aralan nila. Dahil ang pulot dulo nito, ang executive rin ang gagawa ng
hakbang, no, para maiban yung Pogo at magkaroon na ng katahimikan sa ating bansa. So at the end of the road, ang executive rin ang gagawa ng move para ma-band ang Pogo. So sir, kailan niyo na-submit sa Office of the President yung committee report? Not committee report, but Chairman's report. Mga around April, more or less. Ah, okay. Yeah. Mayan and then Marlon. Sir, malapit na dun sa sinabi ninyo. So, sir, how close are we from banning the Pogo industry totally here in the country, sir? I think very close, no? May public sentiment against Pogo. Makikita natin dun sa survey, almost as high as 70% ay takot at ayaw sa Pogo. With this recent incidents, I'm sure tataas pa yan. No? Ang aking worry ay yung nag-uumpisa na kumalat to sa mga locals. Eh. Nung una, makikita natin yung kidnapping. Ang report natin ng mga police na tatandaan ko, ang kidnapping is one Pogo worker to another Pogo worker. Yun ang kidnapping. Sila nagkikidnapan. Pero nakita natin ngayon ang human trafficking, hindi na mga foreigners. Filipino na ang nahi-human traffic. At ang mga nakikidnap, hindi na mga Pogo workers, mga Filipino-Chinese na nakikidnap. Doon sa nakita kong video at sa news report, marunong ang lutong magtagalog yung nakidnap, yung pinuputulan ng daliri. No? So it goes to show na local, no, yung mga nakikidnap na. At mayroong report rin na isubmit sa amin na tungkol dyan, but obviously under investigation pa, so we cannot divulge kung sino yung mga taong yun. Sir, tama ba, even if you don't get enough votes for your committee report, the executive can actually decide on banning Pogo? Correct. At the end, executive ang gagawa niya. No? Ang legislative demand, recommendatory lang. No? That's why yung mga resolution na ipinapas, urging, encouraging. But eventually, ang action niyan ay executive. Sir, how many signatures do you have already for your committee report? Mga, if I'm not mistaken, mga 8? So, konti na lang, sir. Yeah. How many do you need, sir? 10. Okay. Apat na lang yung kulang. 2. Ang kulang. Ay, nga pala. Sorry. Ate Sela. Sir, grabe ang tawa. But ang importante, that's why I went to... You see. I went to the... to Malacanang to submit the report, but because eventually at the end it will be executive ang gagawa ng desisyon, no? Pero so, sir, parang initially nakausap niya si presidente, ano yung response? Oo, nagkaroon kami ng interaction at nakikita ko na babahala siya dito sa Pogo. Mm-hmm. Dahil nga dito sa krimen na lumalabas at natatandaan ko tinanong niya yung aking opinion, no, tungkol dito, at sabi ko nga economically walang mawawala sa atin. At nasabi ko ang economic managers, lahat sila sang-ayon na i-band na ang Pogo. Dahil nga yung tinatawag na reputational risks, ibig sabihin nasisira yung pangalan natin. At dahil nasisira yung pangalan natin, walang pupunta ditong turista at investors. So, for example, nabasa ko sa news na ang economic managers pupunta ng Canada, no, para mag-roadshow. Pero kung pagpunta nila doon, mababasa rin sa kabilang banda na merong almost 3,000 or 2,700 na human traffic victims by fugitives, sino namang negosyante ang pupunta dito sa atin? So yun yung reputational risk na sinasabi nila at sang-ayon sila. So naging ganun yung usapan namin at nakita ko na nababahala siya dito sa sitwasyon dahil nga peace and order na at buhay na yung katapat natin o yung pinag-uusapan natin. Sir, when was this? Yung meeting ninyo ni Pangulo? Mga 1 month ago, mga more or less, no? More or June, less. Sir. Around June. Around June. Thank you, sir. So, sir, the mere fact na pati yung economic team mismo ng Pangulo, gusto na rin ma-face out itong Pogo. Correct. So, mas malakas yung chance na makinig yung Pangulo, sir. I think ang pinaka-argument lang naman dito ay kumikita tayo sa Pogo. At ipinakita natin sa committee hearings natin at sa chairman's report natin na maliit lang ang kita natin sa Pogo. In fact, yung pangako na 30 billion up to 40 billion, hindi nangyayari yan. No, ang kita lang natin in 2021 is only about 3 billion plus. No? So, hindi ganun nangyayari yan. Pero kahit na kumita tayo, assuming kumita tayo dyan,
Pero hindi natin ipwedeng isugal yung buhay ng tao eh. At hindi tayo pwedeng umakit ng negosyo na makakasira sa peace and order situation ng ating bansa. No? Maraming negosyo pwede tayong akitin na hindi masisira ang peace and order situation natin. For example, BPOs. Pwede natin i-invite, hindi naman magkakaroon tayo ng problema sa peace and order. Yung mga investment natin sa renewable energy, wala namang problema yan. So, hindi tayo pwede umakit ng mga negosyo na ang kapalit naman buhay at katahimikan ng ating bansa. Okay, Marlon. Ito, may isa dito microphone. Good morning. Good morning, sir. Sir, for several months now, kayo po at ibang mga kasamahan yung senador have been speaking out against POGOs, have been explaining yung dangers of hosting this kind of businesses in the country. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Tingin nyo, saan kaya yung ano? Kasi during the hearings, even PAGCOR are not that, ano, pag pinipresent nila yung figures and then the arguments why we should continue hosting POGOs, hindi naman ganun ka, even sila, parang hindi sila convinced na viable pa na i-host natin for the next several years yung ganitong negosyo. Pero tingin nyo, bakit kaya hanggang ngayon hindi ina-actionan ng executive yung problema natin? Well, ang alam kong argument ng mga POGO, may maroon rin mga pro-POGO eh. In fact, pag pumunta ka sa Facebook, may mga fan pages sila na Pinoy for POGO, POGO for Philippines. Marami ring mga POGO na pinopromote yung sarili nila. No? At sinasabi nga nila, nakaka-generate ng trabaho. Sinasabi nila, nakaka-contribute sa kita ng gobyerno. Yun ang argument nila. No? So, tinitimbang rin ng executive, no, through PAGCOR itong pros and cons, no. At tingin ko rin ay ina-analyze nila mabuti kung ano ang impact nito lalo na sa kita ng PAGCOR. Doon sa pag-analyze namin, nakita ko na almost 10 to more or less 20% ng kita ng PAGCOR galing sa POGO. So kung may isang ehensyang mawawalan ng kita na medyo malaki-laki, PAGCOR, no. Pero buong Pilipinas, hindi tayo masasaktan dyan. No? Less than 0.5% ng GDP, less than 0.5% ng ating revenue take. Hindi tayo masasaktan dyan. Ang isang hensya pwedeng masaktan dyan dahil ang negosyo niya ay gaming, ay PAGCOR. No? But PAGCOR rin kasi ang nagre-regulate ng POGO. Eh. Kumukuha ng lisensya ang POGO sa PAGCOR. No? So tingin ko yan ang tinitimbang nila. Sir, like what happened in Clark, apparently nabubulag yung mga security agencies, be it private or yung mga law enforcement agents natin pagdating sa POGO. Kasi, alam mo, yung nangyari sa Las Piñas, katulad sabi kahapon ni Senator Rafi, yung mga pulis, yung dapat na humuhuli sa mga fugitives, sila yung nanghingi ng kotong. Are there part po dun sa ano na ng chairman's report na dapat mas mabigat yung parusa sa mga law enforcement agents na kasangkot ng mga ganitong klase? Actually, napakaganda yung punto mo, no. POGO corrupts the system. Dahil yung pagpasok pa lang dito, no, for example, Bureau of Immigration, no. Alam naman natin na nagkakaroon ng problema sa Bureau of Immigration. Kung matatandaan natin, yung Pastilla scam, no, na human trafficking incident yan. So, tingin ko, pagpasok pa lang, meron ng corruption dyan. Yung pag-inspection pa lang, dun sa Clark na nangyari, kaya magagalit ka rin dahil ang disclosure ng PAGCOR, twice a week sila nag-inspect, no, doon sa Clark. Galing sa kanila yan, no, hindi galing sa akin, pero nakalusot pa rin, 1,300 na human traffic victim. Ito sa Las Piñas, no, part ito ng tinatawag nilang POGO Hub, no, na supposed to be twice a week rin nila dapat ini-inspect. Pero nakalampas 2,700. So, magtataka ka eh. No? Bakit ang dami inspection, may Bureau of Immigration, ngayon may police na nang raid, pero
ganyan pa rin. No? So, ang isa sa mga nakita ko dito, sino man nagpapatakbo sa likod nito, marunong rin na maglagay, i-corrupt yung system. No? Of course, ito, based on my analysis, kaya nakakalusot. No? Tuloy-tuloy yung aming fact-finding sa pagkuha ng information, but based on my analysis, sa mga nakikita ko, Pogo corrupts the system. Kaya maraming palusot ang nangyayari. So, last, sir. Send yung ano po, how about the LGUs? Yeah, kasi, like Valenzuela and I think Pasig have banned Pogos in their areas. Do you think the DILG and the LGU should also do the same, issue a similar directive? Actually, na-raise ni Shelly in one of our interviews. Yung mga LGUs, no, tulad ng Valenzuela and Pasig, gumagawa na sila ng sariling hakbang nila para maiwasan na yung gulo at krimen sa kanilang mga lugar. Ang nagiging problema kasi, at the end, problema rin ng LGU yan. No? For example, human trafficking, kidnapping, magiging problema rin ng LGU. Even though yung license galing sa national, but the crime problem, LGU ang sasalo niyan. So maraming mga LGUs na gumagawa ng sarili nilang hakbang para maband. At ako, I encourage that. No? Kung may mga LGUs na binibigyang pahalaga ang peace and order, pwede silang gumawa ng ordinance para iband na ang Pogo sa kanilang mga lugar. Raymond and then si Ara. Pero before Raymond, so sir, sabi niyo nga, Pogo corrupt the system. So hindi na po option yung proposal ng ilan na gradual phase out para yung mga madi-displaced na worker doon maihanap pa rin ang trabaho. Yung mga worker, based doon sa information na kuha namin, ang workers, ang Filipino workers working in Pogo is about 16,000 to 20,000. Ang kaya part ng recommendation natin, tulungan natin sila kaagad. No? Marami sa kanila IT ang alam. Marami sa kanila skilled. So ako, kampante ako, makakahanap sila ng trabaho kaagad. Pero ganun pa man, ang DOLE at ang TESDA, dapat tulungan din sila. At siguraduhin na meron job placements for them. Raymond, and then Ara, and then John. Same issue, yes. And then Asasin. Sir, related doon sa latest operation sa Las Piñas, nag-raid yung PNP ACG. But I think just yesterday ba yun, nagsalita si Secretary Boying na questioning the operation. Hindi ba ito setback doon sa campaign nyo against the Pogo, considering that the Justice Secretary who is going to prosecute the case, sinasabi niya walang kaso at ang may kasalanan pa ngayon yung mga police na nag-raid doon sa Las Piñas? Mahirap mag-comment yan, no? Dahil internal yan ng PNP at ng NBI. Pero the facts remain the same. No? May human trafficking victims, fugitives yung mga nahuli doon, at may mayroon silang court order para i-raid yun. No? So those are the facts. No? Now, yung internal process, mahirap mag-komento dahil, of course, relationship nila yan. But para sa akin, tinitignan ko yung facts. Ang facts yan, may human traffic victims na ito na yata pinakamalaking human trafficking incident ng bansa natin. Eh, no? 2,700. No? At yun na nga, na-mention ko kanina, kalahati nito mga Pinoy, no? Na inimbitahan sa probinsya, dinala dito at kinulong. No? Dahil nga, pinangakuan ng trabaho. So, yan ang ano eh, mayroon ng spillover sa mga kababayan natin, sa mga locals, kaya nakakabahala na. Kasi parang sinasabi ng DOJ, raid ng raid, and then parang walang enough na evidence para makapag-file ng case. I'm not privy to their ano, no? So mahirap mag-comment doon. So tinignan ko lang yung facts, kung ano yung lumalabas na facts. Sir, walo pa lang yung nakapirma doon sa committee report, pero kailangan mo pa ng dalawa. May effort ba? Ano ba to? Kailangan ba ng dagdag na effort on your part para mag-convince? Well, two-prong approach, no? Kung ang sinabi ng Pangulo bukas, banned na ang Pogo. Kahit walang committee report, banned na ang Pogo. Eh. So, two-prong approach, no? So, pinadala ko yung report sa Malacanang para mabasa nila, ma-analyze ng kanilang mga analyst doon at gumawa ng desisyon. So,
Ang punto ko dito, kahit na walang committee report, no, the Malacanang can ban this tomorrow if they want to. Okay, Ara. Hey, pa, good morning. Sir, regarding doon sa nabanggit niyo about displaced workers, I think kasi yung apparently yung mga POGO worker, kahit alam nilang medyo may danger sa gagawin nila, sinusong nila kasi alam nila malaki ang kita, yung kapalit nun. Paano kaya, sir, anong mga government project or ano dapat ang maging response ng government to assure them of a job kahit na mawala na totally yung mga POGO na kumbaga makakabuhay pa rin sa kanila yung kikitain nila? Ang balita ko kasi dito sa mga Pinoy na loko para magtrabaho dito sa mga scamming ay pinangakuan sila ng malaking sweldo, kausap nila both local and foreigners, dinala sila dito sa may iba dinala sa Clark, iba may dinala dito sa Las Piñas at kinulong, kaya naging human trafficking, hindi sila makalabas eh, no? At yan ang naging issue, no, yung kumbaga yung pagkukulong sa kanila. So talagang ano, yung mga kababayan natin, natural naman naghahanap ng trabaho, may magandang kita, natural naman na gusto nila magtrabaho doon. Pero dapat mag-ingat rin sila dahil ang mga ganito na nag-ooperate dito sa ating bansa eh. Dati napansin ko, ang linoloko nila, mga tagalabas, lalo na from Cambodia, Laos, Vietnam, marami rin kasi mga rural areas na dinadala dito. But if you look at the profile ng mga nahuli, ang laki Filipino, ang laki local, no? Which is actually first time ko nakita na ganun kalaki. So ang pag-analyze ko diyan, meron silang mga recruiter sa probinsya, no, na pinapangakuan ng magandang kita o siguro may board and lodging ka, tapos doon na kinukulong at pinapagawa na itong mga scamming. Kasi mga scamming ang ginagawa nila, in cryptocurrency, love scamming, pagpapadala ng pera, mga ganyan ang pinipwereset silang gawin. Sir, nung May hearing on human trafficking din, tinawag niyong corrupt yung PAGCOR, may direct response na ba sila dun sa'yo, sir, na denial or pinakita nila yung inspection reports nila na talagang ginagampanan naman nila yung trabaho nila? That's a general comment because ang disclosure sa atin, may inspection na twice a week. Very clear yun. At ginagawa raw nila yun ng matagal na. Pero bakit kahit inspection ng twice a week? 1,300 human traffic victims, hindi nila nakita. Diba, nakakapagtaka. Yung inspection is meant to prevent this. Unless nag-inspect sila at nagbulag-bulagan. Diba? Tsaka mabuti ka kung 130,000. 130 lang ang human traffic. Ito, libo eh. No? Libo. Ay, hindi mo matatago ang libo. Mahirap na nga magtago 100, 1,000 pa. No? So, they have to look at their internal processes. And doon sa hearing-ling lumabas na nagkaroon ng reshuffling. In fact, that person na pinadala is a new person because nga ito nangyayari. No? So, in fairness naman, no, alam nila na may problema. In fairness to PAGCOR, no, nakita naman namin sa hearing na alam nilang may problema, alam nila may corrupt individuals, alam nila na ang sistema nila hindi maganda. So, inaayos nila ngayon. In fairness doon sa lumalabas doon sa hearing. But then again, no, sabi ko nga, hindi madali itago ang 1,300 na human traffic victims. Sir, para mapalakas yung panawagan dun sa pagban ng POGO, aside dun sa inyong chairman's report, option ba yun? Yung naalala ko kasi dun sa Isabong, nag-approve ang Senate ng resolution expressing the sense of the Senate na nananawagan sa executive na ipatigil yung sabong. And then eventually, napatigil, di ba? So pwede rin ba yun na isa sa gawin? Yeah, pwede rin yun. No? Pwede rin yun. In fact, at that time, yung sa isabong, mabigat na rin ang clamor from the local government units. No? Natatandaan ko yung mga local government units ang umaalma dahil nakikita nila marami sa mga constituents nila talaga nalululong sa isabong. I remember that time ang pinaka may isang incident, police yata, ano, ang parang sinanla yung anak niya or parang may ganun na kwento, no. So pwede yon, pwede, in short. Pero for now wala pa ho yata ang nagpaplano mag file ng resolution. Oh, wala pa yata. Yeah. Mm-hmm. Additional question about this, Marlon? Yung role, balikan ko lang sir, yung role ng LGUs. Are you concerned na baka yung may mga
ilang LGU officials na posibleng nakikinabang din sa mga of sa operations ng POGO sa Pilipinas. Not just the law enforcement agents. Well, ang mga POGO kasi pag nag-operate sa isang LGU, dapat may business permit rin sila. Mayroong binabayaran din silang mga local taxes. So I think ang kita nila in that respect, no, yung local taxes, no. I don't know kung merong ganun, no. It's hard for me to say that, no. But in so far as local taxes, meron yan for sure. No? Okay, no more question about POGO. Okay, sir, ito yung concern ng marami sa ngayon, hindi lang yata sa ating bansa kundi worldwide, dahil yung El Nino mararanasan buong 2023. Worldwide yata yun. Mm-hmm. So, ang concern ng marami, yung impact nito sa water supply, sa food security. No. Sa tingin nyo ba na paghanda nito na ating government? Kasi hindi naman bigla nitong El Nino. And yet ngayon po, na may El Nino na, makakaranas po agad ang mga consumer ng Maynila ng 9 to 11 hours water interruption. Short term and long term, no, Sally. Short term, alam ko marami talagang problema ang makikita natin dahil sa El Nino, no. Tatlong pinakamalalang problema na kakita ko, no. Una, tubig, no? Dahil kung walang tubig, problema ang hospital natin, sanitation natin problema, at of course problema yung pang-araw-araw nating pamumuhay. Pangalawa, kuryente. Malaki sa ating kuryente galing sa hydroelectric power, mga 20% of the nation's electricity galing sa hydroelectric power. Pag walang tubig, magkakaroon rin tayo ng brownout. At pangatlo na nakikita ko ay yung food security, no? Impact sa pagkain natin. At makikita natin, pag walang tubig, mababawasan ang production, baka magkaroon tayo ng inflation, no? So, ang short term natin, dahil napansin ko rin to every year, no? Meron tayong hindi lang isang taon, minsan halos taon-taon na nagkakaroon tayo ng shortage sa tubig. Ang problema natin, supply ng tubig. Lumalaki yung populasyon natin, pero yung source natin ng tubig pareho pa rin. So dapat na talagang seryosohin yung paghanap ng bagong source ng tubig, no? At pangalawa, ito ginagawa sa ibang bansa, magkaroon ng storage para sa tubig na yon. Kasi ngayon, isa lang ang storage natin, angat lang, eh. No? Dapat meron tayong storage, for example, magkaroon, ginagawa ito sa ibang bansa, no? Tawag nila pump storage. Magkakaroon ng storage ng tubig para kahit maubusan ang angat, meron tayong pagkukunan. Yun naman yung long term na nakikita ko dapat natin gawin. Pwede tayo mag-imbita ng private sector para sa water supply, no? Kung hindi kaya ng gobyerno dahil malaki ang investment na kakailanganin, mag-PPP tayo, no? Pero hindi na pwedeng gawin tong taon-taon, eh, na nakasalalay na lang tayo sa panahon para may tubig o walang tubig. Dahil pag walang tubig, itong tatlong problema makikita natin. So short term muna, dapat immobilize na natin yung mga local government units, dahil yung supply ng tubig, may kakayahan ng local government units. Kagaya sa amin sa Valenzuela, nag-umpisa na kaming bumili ng mga water tankers at mag-schedule ng water tankers. Long term, dapat magkaroon na tayo ng bagong water supply at water storage. Hindi naman kasi, Sir Obra, na taon-taon na lang laging panawagan, water conservation, magtipid. Mahirap. Parang nakasalalay yung buhay natin sa panahon, eh. Uh-huh. Pero hindi natin alam kung yung panahon maganda o pangit, no? Uh-huh. So ang importante, at ginagawa ito sa ibang bansa, mayroon silang backup water source at may backup storage sila. Uh-huh. Yun ang wala tayo ngayon, no? Alam ko ginagawa pa lang yung Kaliwa Dam, pero that will take time. But ang kulang na lang natin, storage. Kaya sa ibang bansa, kahit na El Nino, tuloy-tuloy ang tubig dahil marami silang backup. So sir, wala ka nakikita na pagkukulang ng MWSS as regulator? And then, it's about time na rin ba doon sa sinusulong na magkaroon ng Department of Waters ba yun? Sa akin, whether may Department of Water or whether yung existing na MWRB or MWSS, ang importante ngayon, seryosohin natin yung supply ng tubig, eh. Yun ang nakita kong kulang sa atin, eh. No? At
lumalaking population natin pero hindi sumasabay yung supply ng tubig. So, talagang magkakaroon tayo ng problema pag ganitong may El Nino o tagtuyot. Actually, even hindi El Nino, summer lang, nagkakaroon na tayo ng problema. So, it's a supply problem na dapat nating maayos long term. No? Alam ko hindi mangyari yan overnight, pero dapat seryosohin na natin ngayon pa lang. Before Mayan, sir, sa panahon nito na napakaraming challenge na kinakarap lalo na sa agricultural sector dahil syempre usapin niya ng kulang sa water supply, irrigation, production nga ng pagkain, di po ba? So, sa panahon na ito na maraming hamon sa agricultural sector, better po ba talaga na mismong Pangulo ang nakaupo bilang agriculture secretary or it's about time na mas maganda na meron ng permanent para matutukan ito mga... Ang Pangulo nandyan dahil gusto niya ng reforma at political will doon sa reforma. No? Dahil maraming bagay na dapat political will para maiayos. Minsan pag ordinary secretary ang nandyan, hindi lahat sumusunod o nagkakaroon ng impasse. No? Pero pag presidente nandyan, lahat sumusunod yan. At pangalawa, yung pag-allocate ng pondo, mahalaga rin. Dahil kung ang Pangulo nandyan, mas malaking pondo makukuha. In fact, for 2023, double ang budget ng Department of Agriculture. Mm-hmm. On top of that, ang mga multilateral banks, no, tulad ng World Bank, ADB, nagpapahiram. I think na basa ko lang na magpapahiram sila ng malaking pondo para sa modernization ng ating agriculture sector. So, isang advantage kung ang Pangulo nandyan, mas malaking allocation ng budget, mas malaki ang magbibigay sa atin ng grant or concessional loan, at of course, yung political will para sa reforma. Mayan. Sir, kasi yung El Nino, sir, it's expected to last for 5 years. So sabi niyo, sir, di ba, parang yung mga backup for water, parang matagal-tagal pa kasi yung mga kaliwa dam. So what's the easiest or at least yung pinakamadaling solution short-term for the water? In the short term, dapat magtulong. Nakikita ko, ano, LGU will play a very big role, no? Especially sa distribution and additional water. No? Napakalaki ang papel ng LGU yan. At yung mga LGU, may sarili silang mga tankers, may sarili silang imbakan, dapat ma-activate na yan. Of course, ang Maynilad at Manila Water, ginagawa rin yan. But in a situation like this, importante yung mga local gumalaw, no, para mabigyan ng water rationing yung ating mga kababayan dahil hindi na 24/7 yung tubig . Magkakaroon, hindi natin maiwasan magkakaroon ng rationing yan. Pero dapat masigurado natin na kahit na yung mga inaccessible na lugar o yung mga nakatira sa malalayo mabigyan rin ng tubig, hindi lang yung mga may kaya o kaya mag-afford magbayad. Yun lang ang mabibigay. Pantay-pantay dahil mas kailangan ng mga ibang kababayan natin yung tubig sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. So sir, kung dati sa annual budget, kinukonsider lagi yung COVID response, di ba? Dahil dumaan tayo dito sa COVID pandemic. So this time, sa tingin nyo, sa 2024 budget, malaking factor na dapat nyo i-consider itong impact ng El Nino. Oo, dapat mapag-usapan to. No? Nakikita ko na ang Committee on maybe Natural Resources magkaroon ng hearing tungkol dito para makita natin kung kakailangan natin ng additional budget para sa pagdidistribute ng tubig or additional budget para matulungan yung mga LGUs. So, dapat mapag-aralan natin. Of course, marami dito na ririnig lang natin sa news. No? But dapat talaga magkaroon ng formal na pagdinig para magkaroon ng formal na solusyon at makarinig rin natin sa executive kung ano yung kanilang short-term solutions. And additional question. Sir, sorry, kayo po ba yung papatawag ng pag-deliver, yung filing a resolution? Actually, kausap ko lang staff ko kanina, nag-iisip kami mag-file ng resolution para ma-trigger, no, itong investigation. Anyway, sir, na-mention nyo na third week of July, pwedeng sabay ipirmahan ni Presidente yung Maharlika Investment Fund Bill at yung
a proposed extension, proposed the 2-year extension sa SA Tax Amnesty. May specific date na po ba next week? Nakakausap ko lang yung PLLO people at sabi nila bago SONA siguradong pepermahan yung dalawa. No? Mm-hmm. So let's expect na bagong mag-SONA eh mapepermahan yan at tingin ko masasama yan sa announcement sa SONA. So next week yun, sir? I think next week yan. More or less mga next week na yan. Yun ang na-receive ko information from PLLO. And then, sir, malapit na mag-resume itong session, second regular session ng 19th Congress. Na pag-usapan nyo na lahat yung mga legislative measures na inyong tututukan. Mm-mm. Pero doon po ba walang additional tax measure as Ways and Means Committee Chairman? Yeah, on the part of the Senate, no? Nagkaroon kami ng LEDAC meeting with the President and also our counterparts sa House of Representatives at nag-identify ng 20 na mga batas na dapat maaprubahan sana bago magtapos ang taon. Iba-iba yun, no? But yung nasa committee natin, dalawa. No? Una yung ease of paying taxes na padadaliin ang pagbabayad ng buwis gamit ang internet, kahit saan pwede na magbayad, kahit saan pwede na mag-declare ng tax forms at mas magiging madali sa ating mga individual taxpayers na magbayad. Pangalawa, yung medyo technical to, no? Yung Real Property Valuation Reform Act. Very technical siya, no? But in short, gagawin pantay-pantay na yung pagbavalue ng lupa. Mm-hmm. No? Dahil iba sa BIR, iba sa LGU, mm-hmm. iba sa pribadong sektor, iba sa Land Registry Authority. Mm-hmm. So, iba-ibang ahensya, iba-ibang valuation. Mm-hmm. So, ngayon gagawin isa na lang. No? Pero, hindi tataas ang buwis dyan. Mm-hmm. Ano lang yan? It's a, parang ano lang yan, internal legislation. No? Mm-hmm. So, hindi siya walang impact in terms of kung ano yung babayaran ng ating mga taxpayers. Pero makakatulong, sir, para gumanda yung collection ng buwis? Makakatulong siya sa... Mabilis lang na... Ang benefit niya, hindi na maguguluhan ang taxpayer natin pagdating sa value ng lupa niya. Dahil pag pumunta siya sa BIR, mm-hmm. ibang value. Pag pumunta siya sa local government, iba. Mm-hmm. Pag pumunta siya sa DPWH, iba. At dahil dito, minsan, hirap, no? Mag-compute yung taxpayers natin dahil iba-iba yung gamit nila. No? So ngayon, isa na lang for the government. Mm-hmm. Pero sa Senate Minority Leader Coco Pimentel is considering to draft a bill about wealth tax or luxury tax. Yeah. Sa tingin nyo, may necessity para sa... Pwede yun, no? Pag-aaralan, meron na tayong mga built-in wealth tax ngayon, no? For example, yung real property tax natin is a considered wealth tax, no? A form of wealth tax. Pero pwede rin natin pag-aralan pa yung mga ibang luxury goods, no? For example, sa sasakyan, sa mga mahalin na gamit, at may mga ginagamit na mga talagang ultra-rich na mga gamit. No? So pwedeng pag-aralan yan. Mm-hmm. Sir, do you share the same concern sa ilan yung mga kasamahan tundo sa sinasabi na parang ano, labas-masok yung parang may mga military, US military activities dito sa ating bansa. Mm-hmm. Parang minsan nagugulat dahil parang ano ba to, walang proper unannounced. Honestly, hindi ko masyadong nakita yung detalye no, no? Yung detalye ng incident na yun, nabasa ko lang sa news. Pero lalo na ang United States, no? Dahil meron tayong EDCA with them, no? May agreement tayo with them. Meron tayong mga military exercises with them through the Balikatan. Dapat respetuhin rin nila yung proseso natin. Hindi pa yung pwedeng gawing parang garahe na pwedeng anytime pwedeng pumasok at lumabas at walang paalam. No? Hindi tayo garahe ng Amerika. No? At importante na sumunod rin sila sa ating mga patakaran, regulasyon. No? Dahil mga eroplano to eh, may safety issue to eh. Mm-hmm. Kaya nung nakita ko sa balita na naglanding lang, nagpark lang, may safety issue to. No? Dahil
ang airport natin, pag makikita natin, wala naman tayong dedicated airport for military. Lahat ng airport natin, halos lahat ng airport natin, mm-hmm. may civilian activities. No? Ito yung mga airlines. Kaya hindi pwede lang silang pumasok dito ng walang paalam dahil mayroong safety issue rin na nakasalalay dyan. So pwede ba yung gawin na walang coordination with our... Dapat nga hindi pwede yun eh. Dapat hindi pwede. Bago lumipad ang isang eroplano sa kanyang destinasyon, nagpapaalam muna yan kung anong oras dadating dito, saan siya magpapark, may full coordination na yan. Kaya hindi ko pa masyadong kabisado yung detalye. Pero in principle, walang eroplanong aalis at maglaland sa isang lugar nang walang paalam. In principle, whether civilian ka or military aircraft ka, ganyan talaga ang proseso. Marlon. Sir, so do you share the sentiment of Senator Amy na because she's saying that dapat na kung gano'n tayo ka-vigilant sa intrusion ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, dapat gano'n din yung pag-secure natin ang ating nung skies ng Pilipinas against sa mga foreign air assets. Yeah. Even dumadaan, tama ka Marlon, even dumadaan sa airspace natin, dapat magpaalam yan. In fact, ang CAAP, pag makikita natin yung revenue ng CAAP, almost 70% galing doon sa hindi ko lang kabisado yung technical term, pero pag dumadaan sila, may fee yan eh. No? Doon ang revenue, galing doon ang revenue nila. No? So, ang punto ko is, may mga regulasyon tayo na dapat sundin ng lahat. No? Especially military aircraft, no? Dahil may sensitivities yan. Kaya yun na nga, so, hindi tayo pwedeng gawing garahe ng kahit anumang bansa. Not only the United States, but any nation. Kahit na, yun nga, kahit meron tayong defense ties with kahit na may defense ties tayo dahil may mga regulation yan. Yung defense, pag if you look at EDCA, everything, kasabihin nila, pinapayagan pero gagawa ng regulasyon o sumunod sa regulasyon. So very clear yan. Hindi siya open-ended na anything goes. No? Hindi siya ganun. No? Sir, binubuli ba tayo ng dalawang superpower? Ayun, ginagawang garahe ng mga military craft ng US and then may about 48 Chinese militia vessel naman sa may West Philippine Sea. Parang kinukuyog tayo sa... Well, ano lang, kahit anong man bansa, no? I don't want to isolate kung US o China. Kahit anong man bansa, dapat respetuhin yung ating regulasyon. Mm-hmm. Yung mga regulasyon, nandyan yan para sa safety, para maprotektuhan yung ating mga kababayan. At kahit sinong bansa, kung gusto nilang pumunta dito, sumunod lang sila sa regulasyon natin. Okay, Raymond? Sir, lately, napaka-active yung paglalabas ng mga reports from the Commission on Audit. Pinakahuli yung case ng Coast Guard na bumili ng luxury vehicle. And previous to that, pati yung Office of the Vice President was also flagged. Then some other local officials and members of the cabinet. What does it tell yung ganito na kayo, naghahanap kayo ng paraan para kahit paano makatulong kumita ang gobyerno. But on the other hand, may mga reports naman ng CO na supposedly they do not follow yung mga the proper way of spending itong mga ilang government agencies. Tatandaan ko tuloy yung sinabi ni Senator Sani Angara, mabilis gumastos, mahirap kumita. Correct. So, again, no, ay nabasa ko lang sa news reports yung sa COA at sa OVP. Mm-hmm. At tradition, ako kasi nag-mayor ako before, no? Talagang nagkakaroon ng findings ang COA. Naglalabas sila ng mga reports, pero hindi ibig sabihin kaagad na may mali, no? Or guilty ka kaagad. Normally, meron yung proseso na nag-exchange sila ng mga dokumento para ipaliwanag kung bakit nagkaganon. But principle wise, no, dapat ang mga ehensya natin, lahat, no, hindi ko ini-isolate kung ano, maging judicious o maging maalaga sa pera ng taong bayan. Tandaan natin, hindi natin pera ito, no? Pera ito ng taong bayan. At dapat
gastusin lang natin yung dapat nating gastusin para magawa natin yung trabaho natin ng maayos. Hindi ako makakomento in detail doon sa dalawa dahil hindi ko pa nabasa yung committee report, yung COA report. But in principle, dapat lagi natin tandaan, hindi natin pera to, pera to ng taong bayan, alagaan natin. So yung ano lang, kasi alam naman natin na kailangan ng sasakyan, but considering yung nangyari sa Philippine Coast Guard, talagang bumili ng high-end, pina-bulletproof pa, ibang yung necessity, especially sa panahon na ito. Yung high-end, mahirap i-justify yan, no? Kahit na Commodore ka, hindi ma-justify yung high-end, no? Kung proven na high-end, ah. Tsaka alam ko, ang COA, meron silang, ano yan eh, halimbawa, kung ikaw ay pinuno ng isang ehensya, meron engine displacement yan, ba? 2.0 engine displacement, no? Ngayon, pag lumampas siya dyan, problema yon, no? Ngayon, yung on the case of the bulletproof, hindi ko masabi dahil, ewan ko kung meron siyang death threat or hindi ko masabi. Kung may proven death threat, baka justified, no? But then again, dapat tignan natin kung ano yung circumstances. Kaya mahirap mag-comment in detail dahil hindi ko nakita yung report, no, itself. Mm-hmm. Pero sir, during the budget season, pwede niyong pagpaliwanagin sila tungkol doon? Yes, oo. Dapat. Yan, sigurado ko lalabas yan. In fact, if you look at the budget hearings, karamihan ng mga tanong tungkol sa COA report, no? Napakalhalaga ang trabaho ng COA, no? At ang Kongreso at Senado, siniseryoso ang report ng COA, no? Pero dapat rin natin tignan yung proseso. Dahil nung nag-mayor ako, dumaan ako dyan eh. Kaya mayroon talagang proseso yan bago maging pinal, no? Dapat tignan lang natin yung pinal. Pero sigurado ako, lalabas at lalabas yan during the budget hearing. Sir, yung justification ng Coast Guard na yung pinambili ng mga luxury vehicle eh, galing daw sa rebate sa isang oil company, hindi yun enough justification. Even worse. Bakit? Paano ka nagkaroon ng rebates? Yung sinasabi, rebates daw sa isang oil company. Parang, Coast Guard kasi, alam mo ang trabaho ng isa sa trabaho ng Coast Guard ay bantayan yung mga oil vessels pag pumasok dito. Trabaho nila yan, hindi lang customs but Coast Guard. So for example, let's say 1 million liters papasok. Dapat kasama rin sila siguraduhin na 1 million liters pumasok, no? Baka i-under declare yung mga papasok na oil. Yung, no? Oo, so parang sa akin hindi tama na, una hindi tama tumatanggap silang rebates. Hindi tama 'yon, no? Whether personal or official, hindi tama 'yon. Dapat wala silang tanggaping rebate. Even worse kung tinanggap mo at ginastos mo para sa luxury car. So nagkamali sila ng binigay na justification. May an. Oo, may ganyan. Ano? Na-update yan, alam ko, but I'm not very familiar. But alam ko, in principle, hindi porket ikaw ay bossing ng ehensya, pwede kang bumili ng Mercedes. Hindi pwede yun, no? Dahil may engine displacement silang sinusundan, no? Hindi ko lang kabisado ngayon, no? Dahil nagpapalit yan. But kung lumampas sila dyan, then may problema sila. Okay, but then again nga, sinasabi nila, rebates naman to. Even, I think, hindi tama na tumatanggap sila ng rebates, no? Rebates daw, di ba? So, from Petron. Oh, ba't may rebates sila sa Petron? Sila po yung minister ng petroleum products nila, then may rebate po yata. Dapat pumasok din rebates sa Treasury. Hindi sa kanila. Hindi sa personal yun. No, if that is a official rebate, because pera ng gobyerno bumili ng gasolina, yung gasolina nagkaroon ng rebate, hindi mo naman pera yun eh. Pera ng gobyerno yun. Dapat in rebate sa gobyerno, hindi sa personal mo. Babalik mo sa Treasury. Omarlon, may tanong ka pa. Sen, balik lang po ako dun sa Pogo kanina. Yung nangyari po ba sa Las Piñas, po pwede nang diretsyong investigation dun sa ongoing nyo sa human trafficking sa Clark? Oo, magkadugtong yun. In fact, magpa-file ako ng reso tungkol dyan. No? I have two resos nga. Isa niya dyan.
Kasi nag-umpisa na human trafficking investigation ni Senator Hontiveros. Magkadugtong yan, no? Magkadugtong yan. So, but I'll file a reso to make it official. So, saan yung dalawang reso ni Papeno? Yung sa El Nino tsaka itong human trafficking. Okay. Nakahanda na siya. Depende, sir, ano, parang motopropio na diretso. Pwede rin, pwede rin. Depende kay Chairman, kay Senator Risa kung gusto niyang motopropio. But pwede rin. That's her call. But still, you will file. Yeah, but I will file pa rin para makasama ako dun sa hearing. Mm-hmm. And then, sir, okay, meron ka pa. As a preventive measure, kasi maliban sa Clark, maliban sa Las Piñas, meron yung malaki sa Cavite. Pwede bang ma-inspection yon? Well, under the rules ng PAGCOR, this is based sa hearing, no? They will accredit what they call POGO Hub. At doon sa regulation ng PAGCOR, lahat ng POGO Hub dapat merong national offices. PNP, Bureau of Immigration, ano pa ba? DOLE, no, for the AEP, DFA, because may mga foreign nationals doon. Under the regulation yun. On top of that, dapat twice a week sila nag-i-inspect. No? Pero natuklasan namin doon sa hearing na hindi nila sinundan yung regulation na yon. Itong sa Clark, walang PNP, walang Bureau of Immigration, walang DFA, walang national offices. So, hindi ko lang alam kung ano yung situation dyan sa Cavite. Pero kung ganyan nangyari sa Clark, most likely ganyan rin yung sa Cavite. No? Kaya, importante rin na makita kung sumusunod sila sa, yung sa Cavite, importante makita kung sumusunod sila sa regulasyon. At yung PAGCOR, pinapatupad din regulasyon. In fairness naman dun sa PAGCOR, nung nasa hearing, ang sabi nila na nakita nila yung problema nung unang administration, yung I guess past administration ng PAGCOR, at kinokorrect nila ngayon. That's why itong mga pumunta, mga bago yan eh. No? So, but then again, no? Of course, maganda pakita yung mga bagong mukha. Gawin mo na. Huwag na natin antayin na magkaroon pa ng ganitong investigation. Okay, may 11 o'clock meeting si sir with the BIR. Pero may, may BIR. Sir, malaman ano yung meeting mo with the BIR. May kailangan ba ito dun sa BAT para sa internet? Yes, yes. We're finalizing kasi yung VAT on digital services. Maganda na buksan mo yan, Shelly. Hindi bagong tax to. No? Ngayon, pag mumibili tayo ng gamit, goods sa Pilipinas, may 12% VAT. No? Pag tinignan nyo yung resibo. Pag nag-subscribe kayo sa Viva Max, ito yata si Marlon, mahilig sa Viva Max. Basta pag nag-subscribe ka ng mga local digital services, may 12% 'yan. So lahat ng mga local corporations, goods and services, digital goods and digital services, magbabayad tayo ng 12%. Ang problema under your tax code, hindi nasaklaw o hindi nasama yung mga tawag non-resident, yung mga foreign. Naging gap siya. So, gumagawa lang tayo ng batas para ma-plug yung gap na yon. So, hindi siya bago. 12% pa rin, pero dapat magbayad na itong mga foreign, ang tawag natin, non-resident digital service providers. Mga foreign companies yan. So, sir, during your meeting today, pag-uusapan na paano yung magiging system? Kasi yun ang problema, yes, di ba? Yes, tama. Paano yung sistema? Ang pag-uusapan lang namin ngayon, napag-uusapan nung hearing, but may mga additional questions ako, yung administration. Paano mo first of all, pag nag-declare sila, paano mo i-audit? No? Pangalawa, paano natin masigurado na tama yung declaration nila? Pangatlo, kung lumabag sila, anong gagawin natin? No? Dahil nasa abroad to, hindi mo pwedeng isara lang yung website dahil nasa abroad sila. So may mga ganun na technicalities. No? Pero sir, sabi niyo, nakapasa na ito sa House? Nakapasa na ito sa House, nasa Senate na ngayon. So dun sa House, meron na nakita paano yung system ng pagpapatong? Meron naman, no, meron naman. May mga additional questions lang ako to the BIR kasi maganda nga yung batas, pero ma-implement ba natin? No? So based on their information, kaya naman. At natuklasan rin namin dito sa ASEAN, out of the 11 countries, 7 na ang may ganitong batas. At sa buong mundo, almost 120 nations ang may ganitong batas. So actually, naiwanan na tayo. No? So pinaplug lang natin yung gap. Kaya yung tanong mo kanina kung may bago, wala tayong bago. We're just plugging the gap. Magandang tanong yan, Marlon. Ako naniniwala ko may competition. No?
So theoretically pwede nila yung pass on, pero dahil laban-laban sila, no, magpapababaan sila. For example nga, si Viva Max. Ayun, baka mamahal. Siyempre, kalaban, maglalaban-laban na sila. Ngayon kasi walang laban si Viva Max. Ang taas eh, may 12%. Pero pwede ba Netflix lang? Ah, Netflix. At ayun nyo ba ng Viva Max? Ayun naman. Hindi. Napapromote ko yata. Yun kasi po, yung kasi nasa report namin. Pwede i-pass on, sir, yun sumamahal. Theoretically pwede, pero may competition, so hindi rin guaranteed na ipapasa. Hindi rin guaranteed na papasa. Teka, so, related dyan si Mayan muna. Babawiin nila. Ako nakikita ko dyan dahil nga laban-laban na ngayon, even playing field. Of course, doon sa acknowledgement receipt natin, may 12% doon. Pero pwede rin nila ibaba yung subscription fees nila. No? Pwede rin nila ibaba yung subscription fees nila. So hindi lang, we're not only looking at Netflix, ha? We're looking at, let's say, yan, Disney, HBO, tsaka yung mga ito very technical to data centers. Like for example, si Shopee. Hindi naman sa Pilipinas andito yung data center niya eh. No, nasa abroad 'yon, pero hindi siya nagbabayad ng VAT doon, no? So may mga ganun. So theoretically, yes, pwedeng ipasa, but because of competition, pwede rin nila i-absorb. Pwede nila i-absorb. So there's no guarantee na tataas yung babayaran natin at the end. No? Cecil, ang estimate yan is about 17 billion a year, about 90 billion in 5 years. Si Cecil muna and then Raymond. Cecil. Sir, can we put in the measure na yun, hindi na ipapass on yung additional value sa yung no pass on provision? Wala pa akong nakitang ganun, no? Dahil we follow the free market principle, laban-laban sila para pababaan ng presyo. Yeah. Okay, Raymond. Yung ano lang, from the feedback you've got, ano ang commitment naman ng mga companies concerned? Meron ba silang, were they cooperative? It's a very good question. Very cooperative sila dahil ayaw nila lumabag sa batas natin, no? Meron silang yung reputational risk rin. Pag alam na si Google or si Amazon hindi nagbabayad, makakasira yan sa imahe nila. So ang gusto lang nila, legal basis, no? So now we're giving them the legal basis. They're ready. Nag-attend sila. They want to comply. Kailangan lang nila ng legal basis. So ito yung legal basis na pinaprovide natin. So ipapasin. Ha? Wala naman akong nakitang opposition. Hindi naman. Matutuwa nga sila kasi pantay na eh. Di ba? Sir, follow-up lang. Hindi kaya ito maka-apekto sa mga foreign, iba pang mga foreign investors na Hindi naman. Because, like I said, out of the 11 ASEAN nations, 7 na meron. No? Even countries like Cambodia, Vietnam, Thailand, meron na sila. 120 plus countries globally meron ng ganito. So it's not a unique setup eh. Marami ng bansa may ganito. In fact, when I was talking to Netflix, sabi nga, nagtataka nga sila, bakit wala tayong ganito? Kasi nga nagbabayad nila sa iba. Akala nga nila is kaligtaan lang or what, no? But they were natagtaka sila, bakit walang Pilipinas, which is an advanced economy, no, bakit walang ganyan? But how to make it fair naman. So to make it fair. To make it fair. Yeah, I want TV, nagbabayad yan. No? Anong best models na nakita nyo na magandang kopyahin natin? Huwag nilang Viva Max, I want TV na lang. mas wholesome yun, mas wholesome. Yes, ang target namin within the year, mapass na siya. Okay, no more? Kasi may meeting pa with the BIR, Senator Win. All right, thank you. Thank you so much. Maraming salamat sa mga...
MRO ni Senator Win, kina JB and Anna. At meron muna daw tayong ano, class picture. Oh, class picture. And thank you, Pros. Sa Thursday ulit. May hearing ba? Bawal yata. But they're the most popular in Viva Max. Sobrang popular yun eh. Popular ba yun, sir? Kasi pag naririnig ko madalas eh. Kapag yata Viva Max, parang mga bold ba doon? Hindi naman. Mga sexy kasi. Sexy! Kaya favorite yun ni Marlon yung Viva Max.